Okay, all right. Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirit, Spirit Guides, Ascended Masters, Angels, Archangels, Ancestors, Universe, and of course, sa mga elementals. Ayan. Okay. So, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po na patuloy na nanonood o sa aking mga subscribers, sa mga new subscribers. Maraming salamat po. Bango. Nais ko pong magpasalamat din po sa mga nag-avail, no, umorders po ng mga oils. Maraming salamat po. And ako po ay lubos din po nagpapasalamat sa mga nag-avail ng mga medallions and sa mga nagpa-book para po sa next week. Sa mga next week. And thankful din po ako kasi unti-unti ko na po nababayaran yung mga utang ko sa mga readings. So hopefully tomorrow matapos ko na po lahat. So ngayon po is nakabawas-bawas na po ako and makakabawi na rin ako. Actually, hindi pa ho ako tapos doon sa task ko or assignment ko dito sa kapatid ko kasi may mga results pa po na kailangan po namin mag-follow up, check up. I mean, kailangan po namin present yung mga results ng CT scan, mga ganyan. So, hindi pa po tapos pero pilit ko pong babalansihin. Okay? ngayon po, kukuha po tayo ng message from your person, from your loving person. This is a love reading, no? So matagal din po tayo hindi nakakakuha ng update. So ngayon kukuha po ng update, no, kung ano po ba ang nangyayari na po sa inyo ngayon. Ano na po ba ang feelings towards sa iyo nitong person mo? If ano ba to, loyal na ba to? May third party pa ba? Yung mga tipong ganun. So alamin po natin ngayon 'yan kung meron pa. No, kung meron pa po bang kulasisi ang inyong mga partners in life, no, yung mga ganun. Okay, so sa mga makaka-resonate po at gusto po magpa personal reading or one-on-one, no, is kasi mas clear po yun eh kaysa po yung ganito general reading. Mas maganda po yun, though ito po is wala naman po tong specific zodiac sign, so it is for everybody, no, kung sino lang po, I mean, kung sino lang po yung makaka-resonate, ito is para sa inyo. Pero pagka hindi po para sa inyo, huwag niyo po i-claim. Okay? So, just listen. No, huwag niyo po masyadong dibdibin ang mga readings if hindi naman po ito tumpak sa inyo or hindi naman ito nakaka-resonate or nakaka-relate po sa life ninyo. Hayaan niyo pong yung iba ang mag-claim. So, listen na lang po, or kung gusto niyo pong makakuha ng tamang akmang-akma sa inyo, marami naman po kami tarot readers. No? So, minsan po talagang nagpa-pop up lang po yan sa inyo para po makapagbigay sa inyo ng mensahe yung mga tarot readers like me. So, ganun po, no? Kaya wag po tayong minsan nagki-claim basta-basta ng mga message kasi kung hindi naman po nangyayari sa inyo, wag niyo pong kunin. Wag niyo pong angkinin yung mensahe. So, meron pong karapat dapat para doon sa mga mensahe na yun. Okay. So, actually, kulang pa ako ng isang card eh. Nag-iisip pa po ako actually kung ano pa yung isang card, no, na pwedeng po nating kunin para po sa inyo. Siyempre, about love, no? About love reading. Okay, so ito, kukunin natin itong isang card. There we go. Ayaw. Okay, so kunin natin itong isang card na ito. Okay, so tingnan natin, what's blocking you? Tingnan ko nga kung akma. Let's see kung aakma to, no? Parang hindi. No, it's not the right choice. Okay, so let's see. Mamaya tayo mag-isip. Okay, so let us pray muna.
Panginoong mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Heso Kristo, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, ang akin pong mga cards na ito, para po ako po ay makapagbigay ng mensahe sa akin pong mga collectives. Naway ang ibigay ko sa kanila ang tamang mensahe na nais iparating ng kanilang mga partner in life, husband, wife, ganon, or nagmamahal po sa kanila para po magkaroon po silang panatagan at magkaroon po ng kasagutan po ang kanilang mga katanungan. Naway ibigay niyo po sa akin ang detalyadong mensahe. At ako po'y patuloy na nanalangin na kami po'y inyong iligtas. Anong kapahamakan, disgrasya sa kuna. At anong pong klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan ang lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po at pagbibigay nakibasbasan po itong mga cards na ito para po sa lahat. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's see. Parang ito gusto kong kunin. Hoping this is a right choice. Yeah. Well, tingnan natin kung kukuha tayo ng card doon or message doon sa ibang cards na yun. Okay? So, babalasahin ko muna siya dahil okay, so wait. Dito pa yung ibang cards. Okay, alright. I like. Okay, so let's see. Okay, so let's start. So kukuha po muna tayo ng mensahe, syempre, no. Ano na ba ang nararamdaman sa inyo ng inyong mga persons, no? Ano ba, tuloy-tuloy na ba? May pagbabago na ba? Or ano ba? Ano ba ang sabihin nila? Okay, let's see kung ano ang mensahe para sa inyo mismo. Okay, so let's start. Bilis ng card, ah. So, there's a death card here too. Actually, hindi siya maganda, no? There's a death card. So, ano na ba nangyayari sa inyo ngayon, no? Ano ba? Iniwan ba kayo? No? Or, nagkaroon ba kayo ng pagtatalo? Nagkaroon ba kayo ng... Natuloy ba ang hiwalayan ninyo nito? Hoping ganun lang, no? Not as in kamatayan. No? What else? Parang may pagbabanta. There's a pagbabanta from somebody. Not good. There's a death card, no? From somebody. I mean, this is for your person. There's a death card. And there's somebody. Na nananahimik or para tahimik na isinasagawa ang alin. Ang alin, Holy Spirit. Dami, wait lang. Ano to? Ano tong iginagawa nitong taong to? So malamang itong person mo, no, is ano to? Iniispiya or maybe dinadaan din sa ganito, no. Sa taro nila, parang inaalam niya kung ano na status ng relasyon ninyong dalawa nitong third party. So there's still a third party involved na talagang grabe ang obsessed dito sa person mo, and galit na galit talaga siya. Or maybe ito mismong third party na to is may psychic abilities na alam niya kung ano ang nangyayari sa inyo, and she wants or he wants war
Yes, he wants war. He wants war. Ipaglalaban niya talaga to. Ipaglalaban niya ang kanyang pag-ibig sa iyong person. To the point na gagawa siya ng ritual. Kasi dito itong taong to na babawi ay itong person mo. Bigay mo na kaya. No? Hindi, ano to talaga, decidido to na gumawa ng gulo sa pamilya mo. Gusto talaga nito iwan ka. Gumagawa siya ng ritual. And may kagrupo to. There's a group. Hindi lang siya mag-isa ang gumagawa. Ay, ayaw umandar. Ayaw umandar. Ayaw magbalasa. Okay, so we have city dweller. May ano to, may posisyon or tipong gawain niya to or talagang bihasa siyang gawin to mga ganitong bagay-bagay na manira ng pamilya. This is power hungry or andito yung abuse, no? Inabuso niya yung kakayanan na meron siya. Pero, no, inabuso man niya yung power niya, no? Dahil sa galit siya ngayon, eh. To the point na talagang gagawa siya ng pamamaraan para mabawi tong person mo at mapasa kanya uli. Mawawalan to ng kakayanan with your help. See? It's an obsessive lover. Saan na ba? Obsessive lover. There's a third party. It's a third party. Yung nananalangin or parang at ito yung talagang nananawag, no, ng gulo sa inyo. Talagang gusto nito is mawasak ang buhay mo, ang buhay nyo, ang pamilya nyo, ang relasyon nyo. Ganun. Nagre-request siya actually, no? Or nagpapagawa to na parang gusto nito talaga is to the point na mategi bells ka. Or kung hindi man niya makukuha tong person mo, yung person mo ang mawawala. Yan ang request niya sa secret society or sa taong pinagagawan niya. And we have the children. Maybe itong third party na to na buntis, nakunan, or napilitang ipalaglag, or pwedeng nanganak, pero hindi kinlame itong person mo na kanya yung anak niya. Kaya ganito galit niya. Pero kung naalala nyo noon, ano, parang pinalalabas niya na parang gumawa siya na, noon ha, nung nakaraang mga readings natin, maybe month of July or August, no, parang merong ginagawa si third party na ways, no, para bumalik sa kanya tong person mo, na sinasabi nga buntis, pero it's a false alarm, no. Maybe may ganun siyang issue ngayon dito, yun pa rin, no, na kumbaga, pinaninindigan niya na nabuntis siya, pero nakunan or either pinalaglag. May mga ganun siyang issue. Positive, oh. Na talagang ano to, there's a spiritual attack. There's a spell work, no, sa inyo. And pinaplano. Marami siyang pinaplano actually. Marami siyang gustong gawin para lang talaga makuha niya itong person. Sisirain niya yung pamilya mo. Pamilya mo na target nito. Buong pamilya wawasakin niya. Gusto niya talaga war. He or she wants war. Kasi ano to, actually pa inosente efekto, no? Pero ang gusto nito kasi, akala ka siguro nito ng person mo na to, ay nitong third party na to is napakayaman ng person mo, no? Siguro akala nito, ano siya, Banco Central.
or vault ng isang bangko. Parang ganun. Or maybe alam nito siguro CEO ng bangko tong person mo. Kasi parang ang dito sa pagkaka ano, baba ng card is andito yung nagiging sakim or parang into money si person as si third party dito sa person mo. Maybe naibigay niya yung kagustuhan nito financially, materially. Pero hindi alam nitong third party na siguro pinangungutang or sadyang mayabang lang din tong person mo. Kaya andito yung ginrab or parang andito yung pinanghihinayangan niya na parang bumalik sa'yo or papunta sa iba itong person mo. And to the point na parang ano to, nagkakaroon pa rin to ng ano, nakikita pa rin to pero hindi na madalas kasi nag-aaway lang sila or kinokontrol din maigi nitong person mo. Itong person mo mismo. Kasi talagang ano na rin siya, parang sagad na rin. To the point na talagang ayaw na pero talaga nagpupumilit lang tong third party. So, itong person mo is talagang busy din. Or itong partner mo is talagang busy. And parang hindi na rin niya kayang, parang alam niya talagang tinalikuran niya na rin yung third party kasi kumbaga parang kasubuan lang daw nung nakaraan. Yung nakaraan nila is talagang kasubuan lang. Or hindi naman sinasadya. To the point na ang nangyari kasi is etong third party is talagang marunong lang siya spiritually. So nagkaroon lang ng development, nagkaroon lang ng parang tuloy-tuloy na relasyon. It's because of that spell work or love spell or gayuma na nilagay. Pero one time lang po nagkita itong mga ito. Ngayon hanggang sa, ayun na, nilaso na siya. And alam nitong taong to na easy target ito person mo. Madaling matuhog. Madaling tablan ng mga temptation, ganyan. And now, isang dito nagpapalipad hangin. Alam mo kung ano pinapalipad hangin na magkaroon siya ng disposition sa buhay. Maligaw. Magkaroon ng sleepless nights. Mamulubi. Mamroblema sa pera. Kasi nga, hindi na mapupunta sa kanya yung pera. So parang ang gusto nitong mangyari ng third party, maubusan ng pera tong person mo para wala na siyang ibang maabutan or para wala nang ibang makinabang ng pera niya. Pero kung babalik to sa kanya, balik ang sigla ng pera nitong person mo. Okay, so let's see kung ano pa. Sa club, mayroon pa rin involved na third party mo. Okay, so what else? Commitment. Nahihirapan siyang makawala. Itong person mo is nahihirapan na makawala dito sa third party na to. Pero gusto niya lang kumawala. Kaso nahihirapan siya. Pero ayaw na talaga to the point. Talagang ayaw na. So, this person of yours is now asking for help. He or she is praying right now, no? Para makawala siya dito. And we have the natural disaster. So, now is itong person mo, no? Itong mismong lover mo, no? Is andito yung gusto niyang... gusto niya na maging masaya, gusto niya na makasurvive dito, gusto niya na makalaya talaga dito. That's why andito na yung nagpe-pray na siya na alam mo yon na matapos na ang lahat. Gusto niya maging happy ang family. And at times, no, itong person mo is hindi nakakatulog. Kaya iisip dito, paano lulusutan, paano gagawan. No? Kasi talaga ang nangyari naman sa kanya is just an accident. No? Hindi naman to talaga pinlano ng person mo na maging kulasisi niya to or ma-involve siya sa third party. Nagawan lang po siya talaga ng spell work. And as I told you, itong third party na to is may psychic abilities and talagang nagpapa
I mean, siya mismo nanghuhula or meron siyang pinahuhulaan. Pero may psychic abilities to, so siya mismo nagbabasa ng tadhana nyo or tadhana ng person mo. And ito person mas talagang ano na, overload, no, talagang super stress. Dahil hindi niya akalain na ganito ang magiging ending, no, ng ginawa niyang pagkakamali. Kasi ngayon, isang dito na siya nagbabalik sa inyo, taking good care of your family. And she don't want, or he don't want to be ano, homeless. Kasi parang ito na yung pakiramdam niya once na malaman mo. No, kasi syempre ito mga person nyo na ito is super tanggi to at hindi to talaga aamin. Pero maybe there's a time, no, na mangyayari na maybe pupunta to sa place mo, magpapakilala, tatawag, magchat-chat, ganito ganyan, hanggang sa malaman mo ang totoo. And now itong person na to is natatakot maging homeless. Mapalayas sa bahay, no. But there's a good news, no. So ang good news is there's a confinement. Or there's alam mo yon, etong good news is etong third party na to is makukulong spiritually, no, makukulong to spirit. There's a justice lagi, okay? See, there's a triumph, there's a victory, a success, di ba? So sayo pa rin ang halakhak, sayo pa rin ang panalo, no, ikaw pa rin ang mananalo dito sa laban na to, okay? Yes, there's a lot of blessings. Kasi pinagsisihan naman to ng ano mo eh, ng person mo eh. Pinagsisihan niya yan. Okay, marionette. Kasi ano to eh, manipulated, no? Aside from being marionette, no? Is andito yung manipulated siya. As in, sunuran siya dito. Before, no? But now, hindi na. Or, ngayon, magiging sunod-sunuran sa'yo tong person mo. May mean, kung ano yung gusto mo, susundin niya. Bilang bawi sa nangyari sa inyo from the past. And there's a now a unity sa family. Kumbaga lumago, no, yung I mean yung relationship niyo, bonding niyo mas naging intense or mas deeper na ngayon. And this person of yours as parang always asking an apology, hindi man na literally harapan, but andun yung talagang pagsisisi sa mga nagawa niya sa iyo. Okay, for the last two cards, please. Okay. So now, ito person mo is niriritualan or pinariritualan. Binabayaran. Pinababayaran pero tinanggihan. No? Ayan, may bribe. At ang gusto nitong person, ng third party, is paritualan ang person mo. No? Pero tinanggihan siya. Why? Kasi ikaw ang makakalaban nito. Or maybe itong person mo nito ay isang dito na rin sa spiritual awakening. And this person knows na si God ang nasa inyo. So hindi kakayanin ng powers niya. And ayaw niyang tanggapin talaga. Kahit na malaking pera ang binabayad ito third party para ritualan si person mo na bumalik sa kanya. Okay? May ano to, may kasunod tong reading na to. Okay, so this is part 1. Okay, so magkakaroon tayo ng part 2. Be ready kasi ang kulasisi ng yung partner is ayaw tumigil. Okay, so kailangan po nyo ditong ano, wag pa kayo mapakampante kahit po nakikita ninyo na there's a lot of changes, efforts, love sa inyong dalawa, but kailangan nyo pa rin pong mangapa or parang kailangan nyo pa rin pong makiramdam sa attitude nitong person ninyo. Kasi there's a right. Pero I know, no, na andito yung matutuloy pa rin to. Na kumbaga, andito yung makakawala to at matutuloy to. Kasi there's a triumph here. Oh. And talagang, kasi hindi tinanggap nitong practitioner na to or a monk, no, yung pagre-ritual or maybe a spiritual or a healer kung sino man yan, no. Hindi niya tinanggap yan. That's why andito yung there's a confinement now. There's a confinement now. So, andito yung makukulong. Hindi lang confinement. Kapag andito yung tipong magkakaroon siya ng parang alam mo yun, na-hurt siya.
no, na kung bakit hindi niya na mapagtagumpayan yung mga ginagawa niya. Again, meron po siya ditong loss, no, of power. So, mawawalan din to ng power dahil sa mga pinagagawa niya sa'yo, no, and hindi niya kilala kung sino ka mismo dito, collective. Now, you are a healer that, alam niyo yun, powerful healer na talagang well-guided ng divine. No? Yan ang hindi niya alam. Kaya nakakaawa siya. Okay, so now, expect nyo na itong third party na to is in jail, no? Or andito yung imprisonment, ang hatol dito, dahil sa ginawang pananalbahe sa inyo. Okay, so kung sino po yung nakaka-resonate dito at gusto po magpa-reading, magpagamot, no? And magpa-ritual din, bagay hindi naman po pinagawa yung ritual, no? Dahil hindi naman tinanggap nga yung bayad. So, kung sino po yung naka-resonate at gusto pong magkaroon ng one-on-one para po magkaroon ng clarity, kung talaga may bit-bit pa bang spell work kulang to po itong mga partners ninyo, andyan po sa description box ang aking contact details, no, book for, kung sino po pa book, no, or magpa-appointment, no, one-on-one reading. And sa mga, di ba po nakaka-subscribe, andyan, paki-click po ang subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po every time po na nag-upload ako, mag-a-appear po siya sa notification ninyo. Okay? So, close your eyes para po sa ating reading. Ah, healing pala. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope.